Bakit ako, Doc Montes? Bakit hindi ikaw ang nurse, Happy? Wala ka bang tiwala sa sarili mo na magaling kang nurse? Tanong sa akin ng head doctor ng ospital kung saan ako nagtatrabaho. Sa daming pwedeng nurse na ipadala para maging personal nurse, bakit ako? Ayokong lumabas ng ospital para maging personal nurse. Doc Montes, magaling akong nurse. Walang duda po doon. Kaya lang hindi ko po forte ang maging personal nurse. Sayang naman kung tatanggihan mo. Mrs. Benitez offered 50,000 pesos salary plus incentives to the nurse that the hospital will recommend. Akala ko kukuhanin mo ang opportunity na to, kaya ikaw ang unang inalok ko. But if you don't want this then, you may go back to your post at pakitawag na si Nurse Faye. Hindi ko po forte ang personal nurse job, pero kaya ko pong pag-aralan yan. Tama po kayo ng nurse na nilipitan, Doc Montes. Sino po bang magiging pasyente ko? Ngiting putol na ani ko kay Doc Montes. Ayokong maging personal nurse. Pero hello, 50,000 plus incentives ang inaalok. Kaya sino ako para tanggihan ng swerte? Malaking tulong sa akin ang pera na yon, para sa mga bayarin ko at sa gastos sa mga gamot ng tatay ko sa probinsya. Sayang din kung tatanggihan ko ang ganyang kagandang opportunity. Sino ako para mag-inerte pa? Akala ko ba ayaw mo maging personal nurse? O bakit biglang nagbagong isip mo, Nurse Happy? Tanong ni Doc Montes sa akin. Sa panahon ngayon, Doc Montes, talagang pabago-bago ang desisyon ng tao. Sino po bang pasyente na kailangan ng personal nurse? Tanong ko na ikinangiti ni Doc Montes sa akin. Your patient will be my inaanak. His name is Zen Benitez. He's blind because of an accident 1 year ago. His right leg was paralyzed. That's why his mother needs a nurse to assist and help his son. He's a businessman pero dahil sa lagay niya, ang kanyang ina muna ang mag-handle ng mga business nito. Ikaw ang una kong naisip na gumawa ng trabaho na ito dahil graduate ka rin ng psychology, right? And I know that you are aware of the different behaviors of a person. Paliwanag sa akin ni Doc Montes. Kung hindi ko lang kailangan ng dagdag na kita para sa mga bayarin ko, hindi ko tatanggapin ang offer ni Doc Montes. Pero dahil kailangan ko to, lalo na sa gamutan ni tatay, kailangan kong i-grab ang opportunity na to. Tinatanggap ko na po, Doc, ang trabaho para maging personal nurse ang inaanak nyo. Ngiting pagpayag ko na ngiting ikinatangu ni Doc sa desisyon ko. Well, that's good to hear. I'll write the address of your patient's house. Sa ngayon, nakatira siya sa kondo niya. Ayaw ni Zen na lumabas ang kondo. And the reason kung bakit ikaw ang candidate number 1 ko sa task na ito ay dahil mahaba ang pasensya mo. Napakunot ako sa sinabi ni Doc Montes. Ano namang kinalaman ng mahaba akong pasensya sa magiging pasyente ko? Don't tell me, masungit din ang aalagaan ko? Naku Doc, sa dami ng pasyente na napa-assign sa akin, immune na ako sa masusungit. Ngiting sagot ko. Alam ko, kaya nga ikaw ang una kong inalok ng trabaho na ito. Inaasahan ni Mrs. Benitez bukas ang pagpunta mo ron. Galingan mo, Nurse Happy. I'm counting on you. Sabi ni Doc Montes, bago kumuha ng papel at sinulat ang address sa magiging pasyente ko. Bago tinapik ang kanang balikat ko at umalis na sa station ko. Sa sinabi ni Doc Montes, parang sure siya na hindi ko mahihindian ang offer ng ina ng magiging pasyente ko. Ang galing talagang sumakto ni Doc Montes sa kailangan ng mga nurse niya. Well, tinanggap ko na dahil income din yon at malaki-laking tulong yon sa tatay ko. Kung masungit ang magiging pasyente ko, hindi siya uubra sa akin dahil sanay na ako. Kinuha ko ang papel na sinulatan ni Doc Montes at binasa ang address at pangalan ng magiging pasyente ko. Zen Benitez, kung isang taon na siyang bulag, bakit ayaw niyang magpa-opera ng mata niya? Tanong ko sa aking sarili. Kinabukasan, hindi na ako dumaan sa ospital. Dumiretso na ako sa address na ibinigay ni Doc. Pagdating ko sa condo building, nakakalula ang taas. At ang malala, nasa pinakataas ang condo unit na aalagaan ko. Pero hindi ako pwedeng umangal. Trabaho to, at kung trip niyang sa pinakatuktok tumira, wala akong karapatang magreklamo. Agad na akong pumasok sa condo building at sumakay sa elevator. Hindi naman ako mahihirapan hanapin ang unit ni Mr. Benitez dahil nasa pinakatuktok ang unit nito at nag-iisang kwarto sa taas. Perks of being mayaman.
Hindi na rin ako nagulat nang sabihin ng receptionist sa baba na pagmamay-ari ni Mr. Benitez ang condo building na ito. Kahit siguro hindi magtrabaho ang magiging alaga ko, yayaman pa rin siya dahil dinudumog ang condo building na ito ng mga customers na gustong kumuha ng unit dito. Ani ko. Pagkarating ko sa pinakatuktok, ay nagbukas ng elevator. At lalabas pa lang ako ng may nagmamadaling babae na pumasok sa loob na umiiyak. Nagtataka ako pero lumabas na lang ako sa elevator habang tinitingnan ko ang babaeng pinipindot na ang button para isara ang elevator. Sandali! Napalingon naman ako sa isang magandang babae na nagmamabilis sa paglalakad nito. Pero nakasara na ang elevator at umandan na ito pababa hanggang sa makalapit sa akin ang magandang babae na hinihingal. Sa tingin ko ay nasa middle age ang magandang babae na ito. Pero masasabi kong maganda siya despite sa edad niya. Naragin! Rinig kong anito nang mapalingon ito sa akin ng bahagya akong yumukuri ito. May I know kung sino ka? Tanong ito sa akin na hindi naman nagmamataray. Hello po. Ako po si Nurse Happy Delgado. Ako po yung recommended na nurse ni Doc Montes para kay Mr. Zen Benitez po. Pagpapakilala ko sa sarili ko nang lumiwanag at napalawak ang ngiti nito sa akin. Ikaw ang nerecommend na nurse ni Doc Montes? Oh my gosh! Salamat at narito ka na. I'm Miss Lilette Benitez, the mother of Zen Benitez. Hala? Siya pala ang ina ng aalagaan ko? Bakit naman nagmamadali ito at mukhang hinahabol yung babaeng sumakay sa elevator? Ah, hello po. Kinakagala ko po kayo makilala. Ani ko. Same here. Hindi ko naman inaasahan na isang magandang nurse ang ipapadala ni Doc Montes. You're pretty nurse happy. Puri nito sa akin na hindi ko napigilang mapangiti. Ay naku ma'am, hindi naman po. Pero marami nga po nagsasabi na maganda ko. Pero hindi ko po niyayabang ah. Saad ko, nabahagya pa itong natawa sa akin. I can sense that you're a happy person, bagay sa pangalan mo. Ngiting komento nito sa akin. Salamat po, Mrs. Benitez. Anyway, pasensya ka na sa nakita mo kanina ha. Actually, makakasama mo sanang nurse ang nakita mong sumakay sa elevator. Nauna lang siya sa'yo ng 2 days. Kaya lang she resigned dahil hindi niya kinaya ang ugali ng anak ko. She's the 20th nurse I hired na hindi nagtagal sa pag-nurse anak ko. Nagsisimula na nga ako mag-alala. I'm hoping na ikaw ang huling nurse na i-hire ko na matatagalan ang ugali ng anak ko. Saad nito? Expected ko nang may attitude ang magiging alaga ko. Based sa sinabi ni Doc Montes sa akin, normal na defense mechanism yon ng mga taong galing sa trauma or may pinagdadaanan. Marami na akong pasyente na iba't ibang ugali, kaya sisiw sa akin ang anak ni Mrs. Benitez. Huwag po kayong mag-alala, sanay na po ako sa mga masusungit na pasyente. Pero kung i-rate niyo po ang attitude ng anak niyo from 1 to 10, anong rate po ba? Tanong ko, para mapaghandaan ko naman if ever na nasa 10 ang attitude problem ng anak nito. I can say na wala sa rate na binigay mo ang attitude ng anak ko. He became even grumpier every time I hired a nurse for him. Meaning, mas malala pang magiging pasyente ko sa mga past patients ko. Bigla tuloy ako na curious sa anak niya. Don't worry ma'am, I think kaya ko naman pong tumagal. Saad ko na maluwag na ikinahinga nito bago hinawakan ng dalawang kamay ko. Sana nga, kasi hindi ko na alam ang gagawin ko. I did everything para sa kanya, but he wants to stay alone and live alone. As a mother, ayokong mag-suffer ang anak ko sa ganito. Anito, bago ko isinama nito sa unit ng aalagaan ko. Mukhang mapapalaban ako sa magiging pasyente ko, pero kailangan kong tatagan para sa malaking sahod na makukuha ko. Para kay tatay na kailangan ng mga gamot at para sa mga bayarin ko. Pagdating namin sa unit ay napahanga ako sa laki nito. Napakalawak ng loob at kompleto sa gamit. Hindi ko maisip na condo unit ito dahil para itong malaking bahay sa itsura at lawak nito. Come with me, ipapakilala kita sa anak ko. Ngiting ani ni Mrs. Benitez na napatango na lang ako. Nakasunod lang ako sa kanya hanggang makarating kami sa tapat ng isang pintuan. Nasa likuran lang ako ni Mrs. Benitez hanggang sa katukin nito ang pintuan.
Anak, may I come in? Hinging abiso nito na wala man kaming narinig na sagot, pero binuksan pa rin ni Mrs. Benitez ang pintuan. Nagsalubong ang kilay ko dahil sa dilim ng loob ng kwarto. Wala man lang pumapasok na liwanag sa loob. Nang buksan ni Mrs. Benitez ang ilaw, ay bahagi akong nagulat dahil sobrang kalat ng loob ng kwarto. Parang dinaanan ng bagyo dahil sa mga nakakalat na damit, mga basag na vase, at kung ano-ano pa. Why don't you just leave me alone, Mom? Walang emosyon na tinig na narinig ko, kaya napalingon ako sa lalaking nakaupo sa wheelchair na nakatalikod sa amin. Zen, I can't leave you alone, especially right now. Anak, please don't do this to yourself. Pakiusap ni Mrs. Benitez sa anak niya. Grabe naman ang epekto ng aksidente sa anak niya para umabot sa ganito. Then stop hiring a nurse for me. I don't need them. No, stop being a stubborn man, Zen. Hindi ka na bata. At sa lagay mo, you need a nurse to take care of you. Lalo na't busy ako sa pag-handle ng mga business mo. Please, son, don't make this hard for me. I don't need a nurse to take care of me. Ano bang pakinabang nila? They're just a bunch of people who wants money. So why do I need them? Sigaw nito. Grabe naman ang description niya sa aming mga nurse. Well, need din namin ng pera. Kaya nga kami nagkatrabaho eh. Pero hindi para sa sarili namin, kung hindi para sa pamilya at pangangailangan namin. Fine. Kung ayaw mo ng nurse, then pumayag ka na sa operation mo para makakita ka ng muli. If you agree on my condition, then I'll stop hiring a nurse to take care. That again? Ano bang use kung bumalik ang paningin ko? I'd rather stay blind than to gain my sight again if I won't see her again, Mom. Having my sight back is useless if I can see Yelena. Kahit makakita ko, hindi na maibabalik sa akin ang nobya ko. So why bother asking me to take that operation? Then, you will have a nurse sa ayaw mo at sa gusto mo. Kung napaalis mo si Nurse Cecilia, don't worry. May binigay na kapalit ang Ninong Herald mo. Pahayag ni Mrs. Benitez na pinaikot ng anak nito ang wheelchair at humarap sa amin na parang alam niya kung saan kami nakapwesto. At bahagya akong napatulala dahil hindi ko inakalang sobrang gwapo pala ng magiging pasyente ko. Hindi naman ako ininform ni Doc Montes na ganito kagwapo ang inaanak niya. What? Another stinky nurse again? Ay wow! Stinky nurse talaga? Hindi kaya ako mabaho. Tatlong beses nga sa isang araw akong naliligo. Yes, at kasama ko na siya ngayon. Nurse Happy, this is my stubborn son, Zen. Siya ang aalagaan mo until pumayag siyang magpa-opera ng kanyang mga mata. Zen, this is Nurse Happy. Be kind to her. Pagpapakilala ni Mrs. Benita sa akin. I said I don't need... Let's go, Nurse Happy. Sa sala natin pag-usapan na magiging trabaho mo. Putol na saad ni Mrs. Benitez bago umalis sa kwarto ng anak nito. Ako naman ay naiwan habang naririnig kong napapamura ang magiging alaga ko dahil sa pag-hire ng bagong nurse ng nanay nito. Hello Sir Zen. Ako nga pala si Nurse Happy. It's nice to meet... Get out of my room. I don't need a nurse. Get out! Sigaw na putol nito sa akin. Sa tingin ko ho, hindi lang nurse ang need mo, Sir Zen. Kailangan mo rin ng tagalinis ng kwarto mo. Ang kalat ng kwarto. I said get out! Sigaw muli nito sa akin. Fine! Aalis na. Should I take the lights off? What's the difference? Kahit patayin mong ilaw o iwan mo yung bukas, walang magbabago. Just leave, you stinky freaking nurse! Walang emosyon na saad nito sa akin. Alam mo, kahit magdrama ka dyan o magkulong ka sa kwarto mo, hindi mababago ang mga nangyari na. Ang kailangan mo na lang mag-move on. Payo ko lang naman. Ani ko, bago ko sinara ang pintuan ng kwarto niya. Tama si Mrs. Benitez. Malala ang attitude problem ng anak niya. Guwapo sana kaya lang masungit. Pero kailangan kong pagtiyagaan ang ugali niya. Mukhang napasubo ako sa isang to. Pero para sa tatay ko at sa mga bayarin ko, pagtitiisan ko na lang. Saad ko, bago umalis para puntahan na si Mrs. Benitez. Maganda naman ang naging usapan namin ni Mrs. Benitez. Yun nga lang, para matutukan ko ang anak niya,
ay kailangan kong magstay in sa condo unit nito. Wala naman akong choice, lalo pat tinaasan ni Mrs. Benitez ang offer niya sa akin. Aaminin ko na marami akong pangangailangan, kaya kahit sa tingin ko ay mahihirapan ako sa pasyente ko, ay kailangan kong pagtiyagaan. Matapos ang pag-uusap namin ay umuwi na muna ako sa apartment ko para kumuha ng ilan sa mga gamit ko bago bumalik sa kondo. Ang kwarto ko ay katabing kwarto lang ng pasyente ko. At nang araw din na ito, nagsimula ang trabaho ko. Wala na si Mrs. Benitez dahil may conference meeting ito na pupuntahan. Kaya ako na lang ang naiwan. Ngayon, medicine time na ng alaga ko. At alam kong pahirapan ang mangyayari bago ko siya mapainom. Sir Zen, medicine time niyo na po. Ani ko, subukan mong pumasok sa kwarto ko. Something bad will happen to you. Banta nito sa akin na bahagyang napatigil ako sa akma kong pagbukas ng pintuan ng kwarto niya. Okay, sagot ko. Pero dahil hindi ako nakikinig dahil nagbanta siya ng ilang beses, ay pumasok na ako sa kwarto niya kung saan nakaupo pa rin siya sa wheelchair niya. I told you not to come in. Galit na sigaw nito sa akin. Wala itong paningin pero ang lakas ng pakiramdam nito. Sorry Sir Zen, pero kailangan niyong uminom ng gamot. Hindi ako iinom ng kahit anong gamot. Just get out. I don't need you. Ano bang mangyayari sa pagmamatigas mo, sir? Ano bang mahirap sa pag-inom ng gamot? Don't worry. Hindi naman babalik ang paningin mo pag uminom ka ng gamot kung yan ang kinakaayawan mo. Sarili mo lang pinapahirapan mo, sir. Ani ko na nakita kong hindi nito nagustuhan ang sinabi ko. How dare you to talk to me like that? I can fire you. Sigaw na singhal nito sa akin na bahagya akong natawa. Sorry po Sir Zen ha, pasyente lang kita. Ang mami mo nagpapasweldo sa akin, kaya hindi mo ko po pwedeng alisin sa trabaho ko. Ngiting ani ko bago ko naglakad papalapit sa kanya. Nang nasa harapan niya ako, ay kinuha kong kanang kamay niya at inilapag sa palad niya mga gamot na iinumin niya. Inumin mo ang mga gamot mo para gumaling ka na at... I said, I don't need this! Bulyaw niya sa akin nang itapon niya ang gamot na saktong tumama sa akin. Umalis ka sa kwarto ko ngayon din at wag na wag ka nang papasok dito. Taboy nito sa akin. Huminga ako ng malalim sa kinatatayuan ko. Hindi ko inaasahan na grabe ang attitude ng isang to. Masyadong mabigat ang pinaghuhugutan nito. Kulang na lang isipin ko na nagsisisi ito. Bakit buhay pa ito hanggang ngayon? Nakakaawa ang isang to pero kailangan kong habaan ng pasensya ko. Kaya ko to. Kukuha ko ng bagong gamot mo Sir Zen at sana wag mo nang itapon. Ang mamahal kaya ng gamot mo? Ani ko rito. Naiiling na tinalikuran nito para kumuha ng panibagong mga gamot para dito. How much? Natigilan ako sa paglalakad at binalikan tingin ko sa kanya dahil sa narinig kong tanong niya. Ano? How much money do you want so you can quit being a useless nurse for me? Magkano'ng ibabayad sa'yo ng nanay ko? I will double it. Alok nito sa akin. Dodoblin mo? Balik tanong ko nang umisi ito sa tanong ko. Pati pag-ngisi, ang gwapo. I can double the money she offers. Just name the price and leave my unit. Napatitig ako sa kanya. Nakikita ko na malaki ang dinadala sa dibdib ng isang to. Nababasa ko sa ekspresyon ng mukha nito na nahihirapan at nasasaktan nito. Pero pinipilit niyang i-endure. Is he torturing himself? Tatanggapin kong offer mo kung sasabihin mo sa akin ba't ginagawa mong pasakita ng sarili mo. Saad ko, kasabay ng pagkawala ng ngisi nito. What? Ang sabi ko, tatanggapin kong alok mo kung sasabihin mo sa akin kung bakit ka ganyan. Ulit na sagot ko sa kanya. Why would I tell you? Sino ka para mag-demand sa akin? Isa ka lang na hamak na nurse. Grabe naman ang wordings mo sa aming mga nurse. Malaki na itutulong namin sa mga tao, lalo na sa mga may sakit. Tsaka gusto mo kong umalis, hindi ba? Gagawin ko yun if sasabihin mo sa akin ang pinanggagalingan mo. Saad na sagot ko. Nakikita kong lungkot sa iyo at pangungulila. Kung ayaw mo naman, then kailangan mo magtiis na may nurse na magbababa. I killed my girlfriend. Because of me, she was gone.
because of my recklessness. Nabunggo ang kotse na sinasakyan namin at bumangga sa isang truck. She died because of me. Kulang ang pagkabulag ko, ang pagkapilay ko sa kasalanang nagawa ko. I lost her because of me. That's why I tormented myself. I deserve this. I deserve to suffer. Kung pwede nga lang namamatay na rin ako sa aksidente, sana namatay na lang din ako kung hindi ko na makakasama ang babaeng mahal ko. Pahayag nito na damang-dama ko ang sakit. Bawat salitang sinasabi niya. He's in pain. He is broken-hearted and doesn't want to fix himself. He chose to resent himself for what happened. He blamed himself sa pangyayaring alam kong hindi naman ito ginusto. Sa tingin mo ba, ang ginagawa mo sa sarili mo ay matutuwa ang babaeng mahal mo? Sa tingin mo ba, nagugustuhan niya na makita kang ganito? Ani ko dahil alam kong hindi niya dapat sinisisi ang sarili niya sa bagay na hindi naman ito ginustong mangyari. Ano bang alam mo sa nararamdaman ko? Walang emosyon na tanong nito sa akin. Alam kong ganyang pakiramdam. Pinagdaanan ko rin yan nung namatay ang fiancé ko. Dahil pinili niyang ako ang mabuhay at hindi siya. Sinisi ko rin ang sarili ko. Dumating ako sa ganito na sana, namatay na lang din ako. Wika ko na hindi ito nakapagsalita. Sabi ko na hindi ko naaalalahanin ang tungkol dito eh. Kasalanan ng nag-iinarte kong pasyente. Nakamove on naman na ako at alam kong yun ang gusto ni Carl. Pero masakit pa rin pala pag naaalala ko. Trust me, Sir Zen. Sinisi ko rin ang sarili ko sa nangyari. Pero kahit gawin ko yun ang paulit-ulit, hindi ko mababago na hindi ko na siya makakasama. Kung ako na kaya kong bumangon ulit, I'm sure, kaya mo din. Hindi tayo magkapareho. Hindi ako ikaw. Putol na wika nito sa akin na nagpabuntong hininga sa akin. Ikaw ang bahala kung gusto mong pahirapan ng sarili mo. Kukuha lang ako ng gamot mo. What? Sinabi ko ang gusto mong malaman kung bakit ganito ko. Dapat umalis ka na, hindi ba? Ani to sa akin. Oo, sinabi ko yon. Kaya lang nagbago yung isip ko. Kailangan ko ng pera, oo. Pero hindi ako mukhang pera. Mas matimbang pa rin sa akin ang trabaho ko bilang nurse. Sapat na ang sahod na ibibigay ng mami mo para mabili ko ang gamot ng tatay ko at ang pangangailangan niya. Salamat sa offer, sir, but mukhang kailangan mong masanay sa presensya ko bilang nurse mo. Saad ko, bago ko lumabas sa kwarto niya, narinig kong hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Mas lalo akong nakaramdam ng awa sa kanya. Pakiramdam ko tuloy, gusto ko siyang tulungan na makamove on at tanggapin ang nangyari sa kanya. I decided na maliban sa sahod ko bilang nurse ni Sir Zen, tutulungan ko siyang makabangon ulit. Hindi niya dapat sirain ang buhay niya dahil ang sinisisi niyang sarili niya sa nangyari sa nobya niya. Sa tingin ko, ay gusto rin ng nobya nito na mapatawad nito ang sarili dahil sa nangyari. Kaya ko to. Tulad ng sabi ni Doc Montes, mahabang pasensya ko. Hindi man ako superhero pero parang responsibilidad ko ang pasyente ko na maialis siya sa pinagdadaanan niya ngayon. Saad ko sa sarili ko habang naiiling na naglakad para kumuha ng panibagong gamot. Dumaan ang mga araw ay dumoble-doble ang pagsusungit ni Sir Zen sa akin. May pagkakataon na pinahihirapan niya talaga ako para lang mag-quit ako sa trabaho ko. Kung hindi lang talaga mahaba ang PC ko, baka natuktukan ko ng lalaking to. Di na ibang babae sa pagmumukmuk. Pinagtitiisan ko na lang. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ay pinahihirapan ni Sir Zen ang trabaho ko. Kung hindi siya kakain, tinatapo niyang dinadala ko. Pati mga gamot na akala ko iniinom niya, pero tinatapon din pala niya pag wala na ako. Sinasayang niyang mga gamot na binibigay ko. Kinagabihan, ay pabagsak akong umupo sa sofa. Ang trabaho ko lang naman ay alagaan si Sir Zen, pero pakiramdam ko, gumawa ako ng gawaing bahay dahil ramdam ko yung pagod. Nakakapagod alagaan si Sir Zen, pero hindi ko naman yun kayang bitawan. Nakakainis lang. Kaya ko pa ba? Tanong ko sa sarili ko bago ako bumagsak, pasandal sa kinauupuan ko. Kung napapagod ka na, umalis ka na. Mabilis akong napabalikwas sa pagkakaupo ko at napatayo nang marinig ko ang boses ni Sir Zen. Hinanap ko siya at nakita ko siya sa may malapit sa hagdanan, sakay-sakay ng wheelchair niya.
Ngayon lang siya lumabas ng kwarto niya. Agad akong nagtungo sa may hagdanan habang nakatingin sa kanya. Paano siya nakarating sa pwesto niya? Ay, nakakapagod kang alagaan, oo. Pero hindi ko naman sinabi na aayaw ako. Ani ko nang umingo siya sa akin. Iba talagang motivation ng pera, no? Inalok kita noon. Bakit hindi mo pa tinatanggap? O baka gusto mo pang mas lakihan ko pa ang offer ko? Umalis ka lang. Pahayag nito na, nagpabuntong hininga sa akin. Ikaw ba, hindi ka napapagod sa ginagawa mo sa sarili mo? Bali wala ba talagang pag-aalala ng mami mo para sa'yo? Oo, mahalagang pera sa akin. Dahil kailangan yun para sa medication ng tatay ko. Hindi para sa sarili ko, no? Oo, nakakapagod alagaan ng self-centered na katulad mo. Pero nagtsatsaga ako, hindi dahil malaki ang pasahod ng mami mo. Kung hindi naaawa ako sa'yo. Pahayag ko na kita kong nagsalubong ang kilay nito sa sinabi ko. Naaawa? Sinabi ko bang maawa ka sa akin? Nakakaawa ka kasi. Hindi mo nakikita kasi yan ang gusto mo mangyari sa sarili mo. Hindi lang dahil sa pera kaya nagtitiis ako sa ugali mo. Pinipili kong magtagal kasi gusto kong matulungan ka na makalaya sa nangyari sa'yo 1 year ago. Siguro hindi ko obligasyon na gawin to. Kaya lang kasi, hindi ko mapigilan na tulungan ka. Kaya lang ang hirap mong tulungan kasi ayaw mo. Saad ko na hindi ko alam kung bakit ako naiiyak. Hindi ko alam bakit ako nasasaktan dahil pinahihirapan ni Sir Zen ang sarili niya. Nakakainis, umiiyak ako dahil sa'yo. Umiiyak ako kasi dahil sa ginagawa mo sa sarili mo. Personal nurse mo lang ako, pero nasasaktan ako para sa'yo. Angal ko sa kanya. Kung pera lang ang kailangan ko, mag-offer ka sa akin ng malaking halaga, tatanggapin ko. Kaya lang hindi yun ang case eh. Kung akong nobya mo at nakikita kitang ganito, hindi ako magiging masaya. Dahil nakikita kong sinisisi mong sarili mo sa bagay na hindi mo naman ginustong mangyari. Saad ko, bahagyang napalaki ang mga mata ko nang makita kong biglang gumalaw ang wheelchair ni Zen palapit sa hagdan. Kaya mabilis akong umakyat. At bago pa malaglag ang isang gulong ay nahawakan ko na ito. Kaya lang, nagkahiwa ang kanang palad ko dahil sa nahawakan kong nakausling bakal sa may paanan ng wheelchair na bahagya kong ikinadaing sa hapdi. What happened? Tanong ni Sir Zen sa akin. Muntik nang malaglag ang wheelchair mo sa hagdanan. Hindi safe sa'yo na malapit dito. Ibabalik na kita sa kwarto mo. Sagot ko. Mamaya ako nalang lilinisin ang nakuha kong hiwa sa palad ko. Hindi naman ganun kalaki at kalalim. Ewan ko ba? Kumabog ang dibdib ko sa isipin na muntik nang malaglag ang wheelchair ni Sir Zen. Hindi ko alam bakit ganitong nararamdaman kong pag-aalala at concern sa kanya. Hindi naman umabot sa ganito ang pag-aalala ko sa mga previous patients ko. Why? Why did you cry for me? Bakit kailangan mong kaawaan ng katulad ko? Mga tanong ni Sir Zen habang tulak-tulak ko ang wheelchair niya. Hindi ko alam. Hindi ko rin maintindihan bakit masyado akong naapektuhan sa kalagayan mo. Huwag mo akong tanungin, Sir Zen, dahil naguguluhan din ako. Sagot ko na hindi na rin siya nagsalita pa. Dahil sa mga tanong na iniwan sa akin ni Sir Zen, hindi na yun nawala sa isipan ko. Lagi kong tinatanong ang sarili ko kung bakit nga ba ganito ako sa kanya. Bakit nga ba ganito ako masyadong nag-aalala para sa kanya? Sa mga sumunod na araw, sinusungitan pa rin niya ako pero good thing na hindi niya na tinatapon ang mga gamot na binibigay ko sa kanya. Nakakapagtaka kung bakit biglang naging okay na si Sir Zen. Though masungit pa rin, may araw na nagtatalo kami kahit sa maliliit na bagay. Pero imbis na mainis ako, napapangiti na lang ako pag natatalo siya at wala siyang magawa kung hindi gawin ang sinasabi ko. Sa tingin ko, tanggap na ni Sir Zen na hindi niya ako mapapaalis na nurse niya dahil wala na akong naririnig sa kanya na pagtataboy sa akin. Iniisip ko na kahit napapaano ay okay na ako sa kanya bilang nurse niya at hindi ko alam kung bakit ang saya ko naisipin yon. Mas natuwa ako at hindi makapaniwala nang pumayag na ito sa therapy para sa mga paa nito. Kahit ang mami niya'y nagulat at natuwa sa naging desisyon nito. I'm tired. Angal nito nang maiupo kay ito sa kama nito matapos ang last session nito. Kahit papaano, nagagawa na ni Sir Zen na makatayo at makalakad kahit dahan-dahan lang.
Worth it naman ang pagod mo, Sir Zen. Dahil pag nasanay ka na, pwede ka na ulit makalakad. Ngiting ani ko sa kanya nang maiupo ko na siya sa kama niya. You sound so happy just because of that. Oo naman, hindi mo nakakailanganin ng wheelchair mo pag nakalakad ka na ulit. Then, yung mga mata mo na... Hindi dahil pumayag akong magpa-therapy para sa mga binti ko. Magpapa-opera na ako ng mga mata ko. I won't take my sight back. Never. Anito habang nakatingin ako sa kanya nang may naisip akong dahilan kung bakit. Ayaw mo bang makakita ulit kasi hindi mo na naman makikita ang nobya mo? Tama ba? Kung makakita man ako ulit, siya lang ang gusto kong makita. But because she's already gone, ano pang halaga ng pagbalik ng paningin ko kung hindi ko na siya makikita? Sagot niya sa akin nang mapahawak ako sa dibdib ko dahil nakaramdam ako ng kirot sa puso ko. Parang nanikip ang dibdib ko sa hindi ko malaman na dahilan. Ganun ba? Iwan mo na ako. Gusto ko nang magpahinga. Saad nito na wala na akong choice kung hindi ang lumabas ang kwarto nito. Naguguluhan ako. Bakit biglang nanikip ang puso ko dahil lang sa sinabi niya? Ano ba naman tong nararamdaman ko? Hindi ko nilang binigyan ng pansin ang kung anong nararamdaman ng puso ko. Binaliwala ko na lang. Akala ko normal lang yon. Pero naramdaman ko ulit siya ng ilang araw na nagkulong at hindi lumabas si Sir Zen sa kwarto niya. Ayaw niyang magpapasok sa loob at bumalik ang pagiging magagalitin niya. Nalaman ko sa mami niya na nalalapit na ang death anniversary ng namayapa nitong nobya. Nakikita ko na hindi pa rin mabitawan ni Sir Zen ang nobya nito kahit matagal na itong wala. At bumibigat ang puso ko dahil bumalik na naman siya sa dati. Akala ko awa lang kung bakit pinili kong manatili sa tabi ni Sir Zen kahit nakakapagod. At dahil sa nararamdaman ko sa mga oras na yon, na-realize ko na kaya pala ganitong nararamdaman ko ay dahil gusto ko na si Sir Zen. Hindi ko agad na-recognize sa ganitong pakiramdam dahil akala ko concerned lang ako. Hindi na pala. Sa mga araw, linggo na lumipas, hindi ko napansin na nahuhulog na pala ako sa pasyente ko. At kaya sumisikip ang dibdib ko sa isipin na hindi magawang makalimutan ni Sir Zen ang nobya nito, ay nagsiselos ako. Sir Zen, nagdala po ako ng dinner para sa iyo at gamot mo. Katok ko sa pintuan ng kwarto niya. Leave me alone. Pero wala po kayong maayos na kain simula nang nagkulong ka sa kwarto mo. Baka magkasakit ka niyan. Ani ko. Pwede ba? Huwag mo muna akong kulitin ngayon. Gusto ko mapag-isa, Nurse Happy. Please lang. Ani to na unang pagkakataon na sinabi niya ang pangalan ko. Alam kong magagalit siya kung hindi ko susundin ang utos niya. Pero nag-aalala ko. Huminga ako ng malalim bago binuksan ang pintuan. Patay ang ilaw sa buong kwarto niya. Kaya agad kong kinapa ang switch at binuksan yon. Bakit ba hindi ka marunong makinig sa utos ko? Ang sabi ko, gusto kong mapag-isa. Sita ni Sir Zen sa akin nang makita ko siya sa may sahig. Nakasandal sa kama niya at puro beer ang nakikita ko at hawak niya. Umiinom ka? Sino nagbigay ng alak sa'yo? Hindi yan maganda sa katawan mo, lalo pat umiinom ka ng gamot mo. Saad ko na agad akong lumapit sa kanya. Lumuhod ako sa tabi niya at inagawang bote ng alak na hawak niya. At hindi ko alam kung saan niya ito nakuha. Bakit ba napakapakailamera mo? Sinabi kong gusto kong mapag-isa. Bakit ba hindi ka nakikinig? Naiinis na sigaw sa akin ni Sir Zen na tinabig ang kamay ko. Kaya nabitawan ko ang bote at bumagsak ito sa sahig. Dahilan para mabasag ito. Akala ko ba okay ka na? Ba't binabalik mo na naman ang sarili mo sa ganitong sitwasyon? Alam kong hindi ka pa makamove on sa namatay mong girlfriend, lalo pat malapit na ang death anniversary niya. Pero hindi naman ibig sabihin sisirain mo ulit ang sarili mo. Sir Zen, ano ba? Wala na siya. Hindi na siya babalik, kahit na anong gawin mo. Bakit ba hindi mo matanggap? Nasasaktang ani ko sa kanya. Alam kong hindi na siya babalik. Hindi mo na kailangang ipagduldulan sa akin. Akala mo ba mabilis makamove on? Kung nagawa mo yun sa namatay mong fiancé, ibahin mo ko. Ako ang dahilan kung bakit siya namatay. Kaya sino ko para mag-move on? Nanginginig ang mga kamay ko na pinagsalikop ko matapos kong masampal na si Sir Zen para mapatigil ito sa paninisis sa sarili niya.
kasabay ng pagpatak ng mga luha ko. Bakit sarili mong sinisisi mo? Hindi mo kasalanan yun, Zen. Hindi mo ginustong maaksidente kayo at mamatay siya. Wala kang kasalanan. Ano bang alam mo? Wala ka nung araw na yun. I was so reckless that time because of my anger. When I found out that she's cheating on me. But I love her at ayokong iwan niya ako. Then that accident. She cheated on you. Yet hanggang ngayon mahal mo siya? O nagigilty ka lang dahil sa nangya? Shut up. Mahal ko si Yelena. I can't move on dahil mahal ko siya. Sigaw ni Zen sa akin na hindi ko maiwasang masaktan. Hindi ako katulad mo na kayang kalimutan ng mahal nila. So don't talk to me like you know everything. Nagkakamali ka. Nahirapan din akong kalimutan si Carl nang mawala siya sa akin. Muntik na akong mabaliw nang mamatay siya. Pero nilakasan ko ang loob ko. Hindi dahil pinili kong mag-move on nun. Ibig sabihin hindi ko minahal si Carl. Alam ng Diyos kung gaano ko siya kamahal. Alam ng Diyos kung gaano ko siya kamahal. Kung gaano ko kagustong sumunod sa kanya nun. Pero pinili kong lakasan ang loob ko. Pinili kong mag-move on kasi alam kong yun din ang gusto niya. Kaya alam ko kung anong sinasabi ko. Iyak na sad ko sa kanya habang nakakunot ang noon ito. Just leave my room. Alam kong ayaw ni Yelena ang ginagawa mo sa sarili mo, Zen. Baka yung pagmamahal na sinasabi mo, baka nagigilty ka lang dahil sa nangyari. Huwag mong sirahin ang buhay mo dahil sa isang babaeng niloloko ka lang pala. I said shut up. Shut up. Bakit pinakikialaman mo ko? Hindi kita magulang. Hindi kita kadugo. At higit sa lahat, hindi kita asawa. Kaya huwag mo akong pinakikialaman. Putol na sigaw nito sa akin na labis-labis na ikinadurog ng puso ko. Alam mo ba yung dahilan bakit sobra akong nag-aalala sa'yo? Bakit ganito ako? Bakit ayaw kitang nasasaktan ng ganito o sinisisi ang sarili mo? Ayokong makita kang ganito kasi, Zen. Kasi mahal na kita. Mahal kita kaya nasasaktan ako makita kang nagkakaganito. Dahil sa isang babaeng niloko ko lang pala. Iyak ko. What? Hindi ko naman gusto na mahalin ka. Hindi ko naman pinili itong nararamdaman ko sa'yo. Basta nakita ko na lang ang sarili kong nahuhulog na ako sa'yo. Kaya ganito ako mag-alala para sa'yo. Wika ko na mas lumapit ako sa kanya at hinawakan kong magkabilang pisngi niya. Hindi ko naman hinihiling sa'yo na mahalin mo rin ako. Ang gusto ko lang, ayusin mong sarili mo. Huwag mo namang sirain ang buhay mo dahil wala kang kasalanan. Nagmahal ka lang at niloko ka lang niya. Please naman. Subukan mo namang palayain ang sarili mo sa nangyari. Hindi mo kasi deserve to eh. Pakiusap ko sa kanya nang maramdaman ko ang kamay niya sa may leeg ko na umakyat hanggang mahawakan niyang pisngi ko. Bakit minahal mo ko, Happy? Bakit? Mahinang tanong nito nang matagpuan ko na lang ang sarili kong gumaganti sa halik niya. At nang oras na yun sa kwarto ni Zen, ay naisuko kong sarili ko sa kanya. Ibinigay kong sarili ko sa pangalawang lalaking bumihag sa puso ko. Kinaumagahan sa pagising ko, ay hindi ko mahanap si Zen. Dahan-dahan na akong bumangon sa pagkakahiga ko, habang nakahawak sa kumot na tumatakip sa katawan ko. Natigilan ako nang makita ko si Zen na nakaupo sa gilid ng kama na topless. Zen! Sorry. Sambit nito na hindi ko alam bakit biglang nanikip ang puso ko. Bakit ka nagsusorry? Hindi dapat nangyari sa atin yon. I'm sorry. Mali ang kung anong nangyari. Mali? Zen, binigay kong sarili ko sa'yo dahil mahal kita. Hindi yun pagkakamali. Pero hindi kita mahal. Putol na saan ito na parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa narinig ko. Lasing ako kagabi. I should not take advantage of you. I'm sorry. Para sa'yo, pagkakamali ang nangyari sa ating dalawa? Lasing ka lang kaya hinalikan mo ko? At may nangyari sa atin? Nasasaktang sambit ko habang nagiinit ang mga gilid ng mata ko. Yeah,
I'm sorry. Stop. Putol na bulyaw ko. Dali-dali akong bumaba sa kam at hinanap ang mga damit ko. At agad yun na isinuot. Lumalanda sa mga luha ko sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Pinipiga ang puso ko sa mga oras na yun. Ang tanga-tanga mo, Happy. Binigay mong sarili mo sa lalaking mahal mo na pagkakamali lang palang nangyari sa inyo. Happy, kung pagkakamali lang pala yun, then sorry kung hinayaan ko na may mangyari. Hindi mo kasalanan. Ako ang nag-initiate ng hal... Pero bumigay ako. Bumigay ako kasi mahal kita. Isipin na lang natin na walang nangyari. Nag-overnight lang ako sa kwarto mo. Don't worry. You don't have to take the responsibility. It's not your fault, Sir Zen. Pahayag ko bago ako dali-daling lumabas sa kwarto niya at agad akong pumasok sa kwarto ko. Agad kong tinakpan ang bibig ko upang hindi ko mawala ang hikbi ko habang umiiyak ako. Ang sakit! Pinipigat dinudurog ang puso ko sa sakit na nararamdaman ko. Iniyak ko na lang ang pagiging broken-hearted at one-sided love ko para kay Zen. Kasalanan ko naman dahil nahulog ako. Kasalanan ko. Sigurado ka ba, Nurse Happy? Hindi na ba magbabago ang isip mo? Malungkot na tanong ni Mrs. Benitez sa akin. Kinabukasan nang puntahan ko siya sa opisina nito para personal na kausapin. Sorry po, Mrs. Benitez. Masaya naman po akong naging nurse ni Sir Zen. Kahit sobrang sungit ng anak niyo nung una kong nakilala. Okay naman po pala siya kahit nagsusungit pa rin. Eh this time po eh, wala sa anak niyong problema. Ang totoo po niyan, pinili ko pong tumigil na sa pagiging nurse niya kasi po, mahal ko na po yung anak niyo. Pag-amin ko na, alam kong hindi inaasahan ni Mrs. Benitez. Gusto ko pa po siyang alagaan kaya lang po, hindi ko po kayang nilulugmok niya ang sarili niya para sa babaeng hindi deserve ang puso niya. At wala po akong laban dahil mahal niya po ito. Sorry po, Mrs. Benitez, kung minahal kong anak niyo. Emosyonal na wika ko nang tumayo si Mrs. Benitez at lapitan ako para yakapin. Mahirap para sa akin na iwan si Zen, pero mas nahihirapan lang ako kung siya mismo ay ayaw nang mag-move on. Isa pa, ayokong ipilit ang sarili ko. Hindi niya ako mahal. That's enough for me para itigil ang nararamdaman ko dahil mas lalo lang akong masasaktan. Hindi kita pipigilan sa decision mo, Nurse Happy. But I want you to know that I am happy because you love my son. Saad ni Mrs. Benitez na wala akong ibang ginawa kung hindi ang umiyak. After kong magpaalam ay dumiretso na ako sa ospital na pinagtatrabahuhan ko para ipasa ang resignation letter ko. Napagdesisyonan ko na magtayo na lang ng maliit na clinic sa probinsya namin. Gusto ko na rin tutukan ng tatay ko. Mahirap na desisyon pero kailangan ko. Nalungkot at nasayangan man si Doc Montes sa akin ay nauunawaan niya ako. Pinigilan kong sarili ko na magpaalam kay Zen dahil wala rin namang mangyayari. Iiyak lang ako pag nakita ko siya. Masama na yun sa puso kong durug na. Pipilitin kong burahin ang nararamdaman ko kay Zen para kung sakaling magtagpo muli ang landas namin, hindi na ulit ako iiyak. Biglaan naman ang uwi mo, Happy. At saka bakit mo naman naisipan mag-resign sa trabaho mo sa Maynila? Naguguluhang tanong ng aking ama nang makauwi na ako sa bahay namin sa probinsya. Naisipan ko po kasi na kailangan nyo ng pag-aalaga ko. Tsaka malaki na rin naman po yung naipon ko para makapagpatayo kahit maliit na klinik lang dito. Makakapagtayo ako ng sarili nating business. Matututukan ko pa po kayo. Ngiting saad ko sa aking ama. Happy, anak, sabihin mo nga sa akin. May nangyari ba sa'yo kaya nakapag-desisyon kang bitawan ang kung anong meron ka doon sa Maynila? Tanong ng aking ama na bahagya akong natigilan. Sinasabi ko na, kung ano man ang rason na yan, maghihintay ako na sabihin mo sa akin yan. Sige na, magpahinga ka na dahil malayo rin ang naging biyahe mo. Ani ng aking ama na bahagyang ngiti lang ang naibigay ko. Sasabihin ko sa tatay ko pag kaya ko na at hindi na ako iiyak dahil doon. Sa ngayon, kailangan ko munang mag-move on sa version 2.0. Tinutukan kong pagpapagawa ng clinic, hindi kalayuan sa bahay namin. Doon ako magfo-focus. Pero this past few days, biglang sumasama ang pakiramdam ko. Nakakaramdam ako ng hilo at pagsusuka.
May times pa sa umaga na tinatamad akong gumising ng maaga. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin kaya nagpa siya akong magpa-check up kesa mag-alala pa ang tatay ko pag nalaman niya ang nangyayari sa akin. Besides, may naiisip akong dahilan pero ayokong mag-assume. May sakit po ba ako, Dok? Kaya madalas akong nahihilo at nagsusuka nitong mga nagdaang araw? Tanong ko sa doktor na pinuntahan ko sa bayan. Wala kang sakit. You're a healthy woman. Ganyan talaga ang sintomas ng mga nagbubuntis. Kaya normal lang yan. Sagot ng doktor. Dahilan upang mawalan ako ng imik. Naisip ko na ito pero hindi ko inaasahan na buntis talaga ako. Buntis ako dahil sa nangyari sa amin ni Zen. Hinawakan kong tiyan ko. Hindi ko alam ang dapat kong maramdaman. Pero isa lang ang tumatakbo sa isipan ko. Magkakaanak na ako. Sinabi ko sa tatay ang sitwasyon ko. Nagulat siya at nagalit. Ilang beses niyang tinatanong kung sinong nakabuntis sa akin. Pero pinilit kong hindi sabihin kung sino. Dahil alam ko ang gagawin ni tatay. Ayokong makaabala at ayokong makita ni Zen na isa akong responsibilidad. Dahil ay may nabuo sa nangyari sa amin. Papalakihin ko ng mag-isang anak namin. Kahit wala si Zen. Wala na rin namang nagawa ang tatay ko. Hindi lang niya ako pinansin ng ilang linggo pero alam kong nagtatampo lang siya sa akin. Nag-focus ako sa klinik ko at sa kondisyon ko. Si tatay, hindi rin naman nakatiis at pinansin na ako. Nag-alala rin siya sa akin kaya ayaw niya akong paggawain ng mga bagay na makakapagpapagod sa akin. Para sa akin, blessing ang anak ko na nasa sinapupunan ko. Hindi man ako mahal ng ama niya, ang pagdating niya sa akin ay masaya na ako. Naging maayos naman ang klinik na naitayo ko. Masaya kami ni tatay na maraming nagpupunta sa klinik para magpa-check up sa akin habang nagdesisyon akong mag-aral ng doctorate. Mahirap sa umpisa, lalo pat napapansin ang tiyan ko. Naging usapan ako sa pinasukan kong school, pero hindi ko na pinansin. May mga nag-attempt na manligaw sa akin. At kahit tanggap nila ang kondisyon ko, wala akong ine-entertain. Siguro kasi wala na sa isipan ko na magmahal ulit. Kasi isang lalaki lang ang kaya nitong mahalin. Pero kailangan ko ng kalimutan. Hindi ka ba nahihirapan, anak? Nag-aaral ka tapos inaasikaso mong klinik. Baka hindi kayanin ng katawan mo. Huwag mong pagurin ng sarili mo. Isipin mo ang apo ko. Ani ni tatay sa akin habang nasa klinik kami. Wala akong pasok ngayon kaya bukas ang klinik namin. Okay lang ako at si baby, tatay. Hindi ko naman po pinababayaan ang sarili ko. Nag-iingat po ako para kay baby. Don't worry po sa amin, ani ko. Mag-iisang buwan ng tiyan mo. Ang tagal pa bago kumasilayan ng apo ko. Saad ni tatay na nagpangiti sa akin. Excited na rin po ako makita siya, tatay. Sana kamukha ko siya. Oo naman, ikaw ang ina kaya dapat kamukha mo siya. Pahayag ni tatay na nagpatawa sa akin nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan kaya napalingon si tatay sa bandang likuran ko. Oh, may pasyente ka, anak. Saad ni tatay na ngiting lumingon ako sa dumating na pasyente. Sa pagharap ko, agad nawala ang ngiti ko nang makita ko kung sinong nasa harapan ko. Anong ginagawa niya rito? Biglang bumilis ang kabog ng puso ko habang nakatingin sa gwapo niyang mukha na diretsyong nakatingin sa akin. Pasensya na pero magsasara na kasi kami, di ba tatay? Ani ko sa tatay ko. Ha? Pero kabubukas lang natin ang klinik, anak. Pero magsasara na tayo, hindi ba? Lingong pamimilit ko sa tatay ko na alam kong naguguluhan sa akin. Happy. You're happy, right? Sambit na tanong nito na nagpatulo sa akin sa kinatatayuan ko. Kilala mo ang anak ko? Yes, naging pasyente niya po ako dati. Sagot nito sa tatay ko samantalang ako ay hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng pagkamis sa kanya, pero hindi ko dapat yun maramdaman. Ganun ba? At bago po siya umalis sa pagiging personal nurse ko nang walang paalam, umamin po siya na mahal niya ako. Saad ni Zen na nanlalaki ang mga mata kong napalingon ako sa kanya. Sandali lang, tatay, dito ka lang, ani ko, at agad kong nilapitan si Zen at hinila ito palabas ng klinik. Dinala ko siya sa hindi kalayuan sa klinik bago ko siya hinarap sa akin. Nakakakita na siya,
pero naiilang ako sa mga pagdidig niya. Anong ginagawa mo rito? Tsaka, huwag kang magsabi ng kung ano-ano sa tatay ko. Sita ko. Why? Nagsasabi lang ako ng totoo. Umamin ka naman talaga sa akin ha, mahal mo ako. Ano ba? Oo, umamin ako pero kalimutan mo na yon. Bakit ba kasi narito ka sa probinsya namin? Hindi ka naman siguro nagpunta dito dahil sa akin, tama? Kung may ibang agenda ka at nagkataon lang na nagkita tayo dito, pwede bang umalis ka na? Nakakakita na ako. Hindi ka ba masaya? Putol ni Zen sa mga sinasabi ko. Anong gusto mo? Magpa-party ako? Don't act that mean to me, Happy. Hindi ako mean. Napabuntong hininga ko bago ko kinilmang sarili ko. Fine. Hindi ko inaasahan na makikita kita na hindi ka na bulag. Masaya ako para sa'yo na naisipan mong magpa-opera para makakita ulit. Sa nakikita ko, okay ka na. Mabuti yon para sa'yo. Saad ko sa kanya. Bakit umalis ka nang hindi nagsasabi sa akin? Para saan pa? Zen, maayos akong nag-resign sa mami mo. Pasyente kita, pero hindi ko naman obligasyon na magpaalam sa'yo. Tsaka, mas mabuti na yun, hindi ba? Sige na, umalis ka na. Pahayag ko bago ko siya tinalikuran. Hinanap kita. Saad nito na nagpatigil sa akin sa aking paglalakad. Ayaw ibigay ni Mami at Ninong Harold ang address mo pero hinanap kita matapos ang operasyon ko. Hindi ka dapat bastang umalis. Hindi mo dapat ako bastang iniwan. Nagpapatawa ka ba, Zen? Ani kong muli akong lumingon sa kanya at nilapitan siya. Hindi ako dapat umalis at iniwan ka. Zen, sige nga. Sa tingin mo ba kaya kong manatili sa tabi mo gayong hindi mo ako mahal at para sa'yo? Pagkakamali ang nangyari sa ating. I lied to you that morning. Saad ko at pagputol ni Zen sa akin. Ano? I lied when I said that what happened to us is a mistake. Hindi yun pagkakamali para sa akin, Happy. Taking you that night is very special to me. Napatawa ako sa sinabi ni Zen. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinasabi niya. Kung nagpunta ka lang dito para palubagin ang loob ko, Zen, okay na. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Hindi ako nagtatanim ng galit dahil sa nangyari. No, I came here to clarify everything. Gusto kong itama ang katangahan ko. Happy, yes, you're right. Hindi ko mabitawan ang nangyari kay Yelena dahil sa guilt. I was the reason bakit namatay siya. But you're right. She don't deserve my love because she cheated on me. I also lied nang sabihin kong hindi kita mahal. Dahil lang totoo, Happy. Mahal... Zen, please. Sinusubukan ko nang mag-move on. Don't say some words that you will regret. Mahal kita, Happy. Hindi ko pagsisisihan na sabihin yun sa'yo. I was just a jerk to accept that. I fell for my nurse. Happy, maniwala ka man o hindi, mahal kita. Nagsinungaling ako na hindi kita mahal dahil hindi ko deserve ang kagaya mo. I thought that you're better with someone and I was bitten by guilt kaya magulo pa sa akin ang lahat. Pero ang pag-alis mo nagparealize sa akin kung gaano kita kamahal. You won't believe me but I'm ready to show you that I'm saying the truth. Saad ni Zen na pilit kong pinipigilan ng mga luha ko. Nagpa siya akong magpa-opera because of you. Dahil gusto kitang makita. Dahil gusto kitang mahanap. I came here to take you back, Happy. And please, don't say that you will move on dahil hindi ako papayag. Ang daya mo naman. Bakit ngayon pa kung kailan sobra akong nasaktan? Zen, minahal kita even in your lowest point. And because I want to save you. But you choose your dilemma, your guilt, and hurt me. Kahit sinasabi mo na mahal mo na pala ako, nasaktan na ako. Pahayag ko na nagpapaiyak na sa akin, lalo pa nang nilapitan ako ni Zen at yakapin. I missed him. I'm sorry. Please forgive me. Give me a chance to prove na mahal talaga kita. I'm already moving on and I need you for that. You're not confused? Baka nagkakamali ka lang sa nararamdaman mo. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang maglapat ang labi namin ni Zen ng ilang minuto. I am not confused. Sigurado akong mahal kita, Happy. I'm sorry for hurting you.
Sorry if I made you cry. Babawi ako. Sambit ni Zen sa akin. Siguro marupok ang puso ko pagdating kay Zen. Mahal ko pa rin naman siya at hindi naman agad nababawasan yon. Agad akong yumakap sa kanya at umiyak sa dibdib niya. Sana hindi ito panaginip. Ikaw bang nakabuntis sa anak ko? Napahiwalay kami ni Zen sa yakapan namin nang biglang sumulpot si tatay sa tabi namin. Napakunot ang noon ni Zen sa tinanong ni tatay, kaya napalingon siya sa akin. Buntis? You're pregnant? Oo, buntis ang anak ko. At kung ikaw ang ama, hindi kita mapapatawa dahil sa ginawa mo sa anak ko. Bulyaw ni tatay na agad akong lumapit sa kanya habang si Zen ay gulat at hindi makapaniwala sa narinig niya. Tay, huwag ka magalit sa kanya. Papaanong hindi ako magagalit? Eh binuntis ka ng walang... Buntis ka? Magkakaanak na tayo, Happy? Gulat na pagputol ni Zen sa sasabihin ng tatay ko na napatango na lang ako. Magiging ama na ako? Oo, Zen. Hindi ako papayag. Lalaki ang apo ko kahit walang ama. Lalo pat sinaktan mo lang ang anak ko. Tay naman, nagsorry na nga po siya kaya siya narito eh. Angal ko dahil mukhang hindi approve kay tatay, si Zen. Sir, alam kong nagkamali po ako pero mahal ko po ang anak nyo. Handa akong panagutan at pakasalan si Happy. Huwag nyo lang pong ilayo siya sa akin. Ako po si Zen Benitez. Kinagagala ko po kayong makilala. Pahayag ni Zen nang hilahin ako ni tatay sa kanyang likuran. Hindi ko ipagkakatiwala sa iyong anak ko. Umalis ka na. Madiin na ani ng tatay ko bago niya ako hilahin pabalik sa klinik. Wala naman akong nagawa. Iniwan namin si Zen sa labas. Nakiusap ako kay tatay at naglambing pero walang epekto. Nauunawaan ko naman si tatay. Alam kong para sa akin bakit siya nagagalit kay Zen. Pero mahal din ako ni Zen. Pinili na niyang kalimutan ang nakaraan niya para sa akin dahil mahal niya rin ako. Buong maghapon kong nilambing si tatay. Sa mga lumipas na araw, pabalik-balik si Zen sa klinik at bahay namin upang ipakita sa tatay ko na seryoso siya sa akin. Lahat ay ginagawa ni Zen. Nag-iigib ng tubig, nagsisibak ng kahoy, nagpapakitang gila sa tatay ko at lihim ko siyang sinusuportahan. Piping nagdadasal ako na huwag sumuko si Zen sa pagmamatigas ni tatay. Sige na tatay, sinabi naman po ni Zen na mahal niya ako at handa niya akong pakasalan. Huwag niyo na po siyang pahirapan. Sige na. Lambing ko sa tatay ko. Hindi dahil sinabi niyang mahal ka rin niya at pakakasalan ka niya, hindi ka na niya masasaktan, Happy. Ama mo ko at ayokong nasasaktan ka. Nakita ko yun noon nung mawala si Carl. Tay, magkaiba naman po sila ni Zen. Bigyan niyo naman po ng chance si Zen. Mahal ko po siya. Gaano mo kamahal ang binata na yon? Mahal ko po siya, tay. Siya ang ama ng apo niyo. Siya ang gusto kong makasama. Siguro nga po, nasaktan ako nung una. Pero hindi ko po masisisi si Zen. Kinain siya ng guilt niya sa nangyari sa ex-girlfriend niya na nanloko sa kanya. Akala niya yung guilt na yun pagmamahal. At naniniwala ako sa kanya nang sabihin niyang mahal niya ako. Paniniwalaan ko yun, tatay. Ani ko na nakatitig lang si tatay sa akin. Umakyat ka na sa kwarto mo at magpahinga. Utos ng tatay ko at wala na akong nagawa kung hindi sundin yon. Gabi na at nasa kwarto lang ako. Ayaw akong palabasin ng tatay ko. Gusto kong makita si Zen kung ayos lang ba siya. Pakipot kasi ni tatay, dinaig pa ako. Kamusta na kaya si Zen? Ang tatay mo anak. Talagang ginagawa niyang lahat para mapaniwala si tatay na seryoso siya sa akin. Ang pakipot naman kasi ng lolo mo anak. Pagkausap ko sa anak kong nasa tiyan ko, na magitla ako nang may kumatok sa bintana ko. Ewan ko pero lumapit ako ron at binuksan ang bintana nang sumulpot si Zen doon. Zen! Shhh! Baka mahuli ako ng tatay mo. Para siyang sundalong bantay sarado. Ani ni Zen, pagkapasok sa kwarto ko, ay agad akong yumakap sa kanya. Sorry sa ginawa ni tatay. Nag-aalala lang yun para sa akin. I know, it's my mistake. Don't worry. Gagawin kong lahat para gumaan ang loob niya sa akin. Hindi ako uuwi ng Manila nang hindi ka kasama. Pinangako ko kay mami na
Uuwi akong kasama ka. Saad ni Zen sa akin. Mahal mo talaga ako? Mahal kita, Happy. Sagot ni Zen sa tanong ko nang tawirin niya ang mga labi namin at naglapat yon. Gumaganti ako sa bawat halik ni Zen nang parehas kaming magulat nang malakas na magbukas ang pintuan ng kwarto ko kung saan dumating si tatay. Ikaw! Tatay! Wala kaming ginagawa ni Zen. Maniwala kayo! Ani ko na itinago ko si Zen sa likuran ko. Tay, maniwala po kayo sa akin. Hinding-hindi ko na po paiiyakin si Happy. Mahal ko po siya at pakakasalan ko siya. Seryoso po ako sa anak niyo. Panagutan mo ang anak ko. Sa ayaw at sa gusto mo, pakakasalan mong anak ko dahil sa pagpasok mo sa silid niya. Putol na singhal ni tatay. Tatay, wala naman kasing nangyayari sa amin. Buntis ka, nasa kwarto mo siya. Kaya pananagutan ka niya. Pakakasalan ko po si Happy. Pananagutan ko po ang anak niyo. Ani ni Zen sa tatay ko. Mabuti kung ganun. Bukas na bukas ikakasal kayo sa munsipyo. Ani ni tatay na lumabas na ng kwarto ko. Tay, huwag niyo naman pong i-pressure si Zen. It's okay. If that's what your father wants, then let's get married tomorrow. Ulitin na lang natin ang kasal natin. I'll make sure to give you a better wedding. Ani ni Zen. Zen, hindi mo naman kailangan magmadali dahil lang sa sinabi ni tatay. Saad ko nang titigan niya ako. No, agree ako sa gusto ni tatay kaysa magbagong isip niya. We're going to have a civil wedding tomorrow. Then, I will prepare our church wedding so we can sleep together. Lalaking labanos, bumaba ka rito at mag-usap tayong dalawa. Sigaw ni tatay mula sa labas na bahagyang napatawa si Zen. Mukhang marami-rami ang pag-uusapan namin ni tatay. Pahinga ka na. Don't worry. Tatabi ako sa iyo after naming mag-usap ni tatay. Saad ni Zen na hinalikan ng noo ko bago lumabas ng kwarto ko. Masaya ako. Kahit papano na okay na kay tatay si Zen. Kahit parang minamadali niyang lahat. Si tatay talaga. Sana maging maayos lang ang pag-uusapan nila. Lumipas ang gabi. True to my tatay's word, kinasal kami ni Zen sa munisipyo at si Mayor ang nagkasal sa amin. Masaya ako syempre dahil lalabas ang anak ko na may pamilya siyang mararatnan at laging ina-assure ni Zen sa akin na masaya siyang kinasal kaming dalawa. Si tatay, kahit sinusungitan pa rin si Zen, nakikita ko naman na gusto niya ito. Masaya naman ang mami ni Zen ang tawagan namin at sabihin na kasal na kami. Doon ang mga balde-balding iniluha ko. Napawi lahat dahil mahal na rin ako ni Zen at asawa ko na siya ngayon. Sino bang magsasabi na ang isang nurse at inaalagaan niya ay magiging endgame sa bandang huli? Masaya akong maging Mrs. Benitez ni Zen. I love you, Zen. I love you more, wife. Until forever. Wakas.